Mga kakaset, may bago po tayong kwento na ibabahagi po sa inyo. At ito po ay galing kay Panaginip_Pangitain. At ito po ay pinamagatang pandemya. Kaya po mga kakaset, ano pa pong hinihintay natin? Tayo po ay makinig. At akin na pong sisimulan. Okay po, heto na. Naalala ko taong 2020 matapos ang pagputok ng bulkan, taong 2019, nagliligpit ako ng mga gamit ko. Tinanggal ko ang mga di na gagamitin at ang mga lumang gamit mula sa mga damit at mga iba't ibang gamit ko. Marami-rami din ang inampake ko. Pinili ko pa at hiniwalay ang mga hindi na kailangan at ang kailangan pa. Natagalan din ako bago iimpake at ilagay sa kahon. Bumili din ako ng maraming tape at mga box na plastic para mailagay ang mga gamit ko. Hanggang sa mapadako ako sa aking mask na gawang tela. Tatlong taon na ito, hindi nagamit. Ngayon ko lang ito nakita ulit. Sinalat ko at aktong ilalagay ko na siya sa plastic na basurahan para itapon. May parang bumulong na boses sa akin. Huwag ko daw itatapon dahil magagamit daw sa mahabang panahon. Kakailanganin ko daw sa hinaharap. Ganun pa man, nagtataka ako sa isip ko. Sa bandang sabi, aanhin ko ang mas sa hinaharap. Pero nasunod din ang isip ko na huwag itapon. Kaya tinabi ko lang, heto na nga po, dumating na nga po ang malawakang balita, ang COVID-19. Makalipas lang ang ilang mga araw, biglaan hanggang sa pinatupal ang lockdown buong bansa. Sari-saring komento ang mga iba. Sabi, hindi daw handa sa mga ganoong emergency. At totoo iyon. Talagang halos lahat ay nabigla at hindi handa. Libo ang mga namatay. Maraming naging emosyonal. Parang zombie ang apekto ng COVID-19. Kung sa pelikula, pag nakagat ka ng zombie, segundo lang, zombie ka na. Din, mabilis ang epekto sa dugo. Ganon din ang COVID-19. Segundo lang, meron ka na. Malawa kang panic. Ang tawag pa nga noon ay coronavirus kung tawagin yung bagong virus na naminsala sa lahat ng bansa. Pero itong kinakaharap ng mga bansa ay di biro. Malawakang panik. Sisihan ng mga bansa. Di alam kung saan nagmula. May kuro-kuro sa pagkain ng paniki. Meron ding biological weapon, imbento ng tao. Meron ding pangitain sa hangin, sakit daw sa balat. Ganun pa man, malaki ang naging impact nito. Walang nagawa kahit gobyerno. Pagsabing lockdown, lahat obligado. Tumigil ang mundo sa isang salita. Tulad ng mga ilang pelikula. Pero itong kinakaharap ng mga bansa ay talagang hindi naman biro talaga. Gutom ang inabot ng sanlibutan. Naging pantay-pantay ang mga tao. Bawal lumabas. Puro laman ang balita. Ibabaon ang mga namatay sa COVID-19. Mga iyakan at hinaing. Lahat ng mga transaksyon, tigil halos 3 buwan na totally lockdown. Hanggang sa nakaramdam na
ang taon na magugutom pag walang trabaho. Kaya gusto nila sumuong sa labas ng mundo na walang katiyakan. Parehas komplikado. Pag sa labas, mamamatay sa COVID-19. Pag sa loob, mamamatay sa gutom. Isa itong malawakang dagok at salot ng sanlibutan. Sa totoo lang, 2019, kalahati ng taon hanggang December, kakaiba ang hangin, masakit sa ilong at sa mata. Iyon nga lang, medyo mainit sa lugar ko, kaya hindi ganun kalala. Madalas kaming maglakad ng kasama ko, ehersisyo sa umaga, hanggang parehas kaming sumakit ang lalamunan. Uminom kami ng salay, yung fibergrass tea sa Ingles, at vitamin C. Buhat noon, hindi muna kami lumabas. Nang napagtanto namin, siguro, nagkaroon kami parehas ng taon na iyon. Dahil malakas ang resistensya namin ay mainit din sa lugar, kaya iyong virus ay natalo namin bandang kalahating taon iyon ng 2019. Tapos biglang pumutok na nga po ang balita ng pandemya. At ito ay malawakan. Halos lahat po ng iba't ibang lugar at bansa po ay naapektuhan lahat. Okay po mga kakaset. Babasahin ko po ulit yung lagi ko pong ibinibigay sa inyo na verse galing po sa ating Biblia. Kung sa Ingles po ay Romans chapter 10 verse 13. At kung sa Tagalog naman po ay mga Romano, kabanata ay 10, talata 13. Sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas, mga anak ng Diyos, atin pong ipagdadasal at tatawag tayo sa Panginoon. Hanggang dito na lang po, panaginip underscore pangitain. Okay po mga kakaset, nakatapos na naman po tayo ng isang maikling kwento. Okay po, paano po yan? Hanggang dito na lang muna po ulit. Bye-bye!